tulong muna sa office si Jay Jack, pa-relax muna. Yo, what's up mga pasaway? Yun nga, sabi ko sa inyo, ito yung mga susunod natin vlog, siguro magkakaroon tayo ng mga charity vlog. Ito yung sinabi ko sa inyo na hahawaan natin ang ating ano, virus. Yan, gagawa yan mga mayroon na siyang sinimula na dito sa YouTube mga kabro, kaya supportan natin yung ano, yung Kagapay TV. Kagapay TV po, huwag niyong kalimutan, i-subscribe niyo. Bali, so ngayon, medyo wala pa tayong, wala pang naisip. Ka ba naisip na ano dyan? Na may content natin? Wala pa talaga, maghanap pa tayo kung ano ba magandang gawin natin. Tamang relax muna ng isip. Kasi yung, alam niyo mga kabro, yung pag-YouTube kasi yung, halimbawa yan, marami na ngayon nagsulputan ng mga ano, na mga content creator, no? Lalo na sa Facebook. Maraming, ano kaya, parang yung mga hacker ba yun? Ano ang mga hacker, di ba? Di, marami na nahihilig bang gumawa ng mga content, marami na yung pagluloto nila, yung mga daily life nila. Kumbaga, makikita na natin lahat sa mga content creator na nilalabasan sa YouTube kung ano mga ginagawa nila. Kanya-kanyang diskarte at saka maraming ginagawa sila kung yung mga boosting-boosting para mabilis lang ma-monetize. Alam niyo mga kabro, dito sasabihin ko sa inyo, tayo dito sa channel ko, ayaw, wala tayo dito mga boosting-boosting, yung atin lang naman, ginagawang video, hindi na, wag na natin isipin yung kumita tayo kagad, ang importante yung paghirapan natin. Masaya tayo sa ginagawa natin at pinaghihirapan natin yung lahat ng ginagawa natin kasi once na pinaghihirapan natin, mayroon yung balik eh. Yung balik doon ang masarap ano? Yung balik dyan, hindi tayo magkaroon ng problema. Oo. Oh. Kasi marami kasi sa atin yung nakita lang na ano, gaya-gaya, tapos hindi nila inaalam kung ano ba yung ginagaya nila, ano ba ang magiging output nito. Mahirapan sila. Oo. Oh. Ano ba ang kahinatnan nito sa pagdating sa inaarap? So ngayon mga kabro, gusto ko sa inyong ipalam, dapat lahat ng mga ginagawa natin, aware tayo, dapat alam natin kung tama ba o mali. Kasi hindi na natin pwedeng ibalik pa ang pagkakamali. Oh. Mahirap na kasi mahirap na eh. Iba may napanood tayo yung nakalagay doon, nagsabi sila. Sir, ano bang gawin namin ito? Mga bakit hindi kami ma-monetize? Ano bang dahilan? Doon natin, nakita natin na hindi pala pwede. Marangan, pag maglapag ka ng mga videos mo, yung tunay talaga na walang hindi tayo mag-copyright o ano pa dyan mga ginagawa natin na labag sa batas na sa ano, sa YouTube at saka sa Facebook. Yan kasi sinasabi ko, marami nag-a-attempt, no? Marami nag-a-attempt rin na, ano, na gusto na rin maging content creator kasi yung iba, parang nainganyo sila kagad sa, sabi na, malaking kita dito sa, ano, sa Facebook Reels, sa YouTube. Ngayon, gagawa na rin ako ng content ko para mamonetize ako. Ngayon, may mga ginagawa silang mga tawag yan, mga diskarte para mabilis so na mamonetize. Gumagawa sila ng wala kasi tayong stand eh. Ito. Oh. Yan, eh, okay na ako na. Kamalaglag dyan. Yan. Yung ito. Okay na yan, okay na. Yung baga may mga hacking silang ginagawa para magkaroon sila ng maraming followers. Mayroong mga ginagawa silang mga sub to sub. Yung palo to palo ganyan. So ngayon, bawal pala. So ngayon, mayroon naman tayo mga guidelines na dapat sundin talaga, tamang gagawin na. Yung talaga ang proseso. Once kasi na sinira natin yung proseso, linabag natin yung proseso, yun ang magiging problema natin sa una, sa umpisa, siguro. Masaya tayo. Uy, ang dami ko ng followers, ang dami sa akin nanonood. Marami sa akin views, pero di natin alam. Pagdating pala ng panahon, mag-apply ka ng monetization. Okay. Tulad sa Facebook, yan sa Reels, doon na natin mapagtanto. Ay, hindi, bakit? Bakit hindi ako mamonetize? Bakit? Kasi ginawa ko pang ganito. O yung pinagpaguran mo ng ilang buwan, ilang taon, ilang nasayang ano, nasayang. Dahil nga sa kagagawan mo sa akala mo, okay na. Pero alam niyo mga kabro, mas maganda kasi talaga yung paghirapan mo talaga. Saka,
Lahat ng hinbawal, huwag na natin gawin kasi bawal nga eh, di ba? Bawal na. Kailangan maging aware tayo sa lahat ng ginagawa natin. Maging sunod-sunuran tayo sa tama. Ako ngayon, yung ginagawa ko dyan, eh kasi ikaw din nagturo sa akin na ganyan yung gawin, ay ikaw monetize ka na. Eh sa akin talaga, yung proseso talaga sinusunod ko sa anong guidelines din sa YouTube at sa Facebook para hindi tayo magkakaroon ng problema pagdating ng panahon. Hindi na natin masabi na pagdating ng panahon kung ma-monetize na tayo, eh hindi na tayo mahirapan pag mag-apply na tayo. Oo, kasi yun nga sinasabi ko sa inyo mga kapro, yung mga may mga plano dyan at saka may mga gusto rin gumawa ng mga YouTube channel niya, kaya yung Facebook Reels nila, yun ang mga ibabayo ko sa inyo. Sundin lang natin yung mga community guidelines ng mga pinapasunod ng mga platform. Kaya nga sabi ko kay Aring Lari, yan, suportahan natin yung Kaagapay TV kasi gumawa na rin siya ng kanyang channel ngayon sa YouTube. Suportahan natin mga kabro para sama-sama tayo, enjoy natin kasi itong maging memories natin. Sabi ko sa kanya, gagawa tayo ng channel hindi para kumita. Gumagawa tayo ng channel, enjoyin lang natin kasi isa ito sa magiging memories natin pagdating ng panahon. So habang gumagawa tayo ng memories natin, kumikita din. Kung sakali, baka ito pa pagkikitaan natin. Hindi ba natin sinasabi na kumita tayo dito pero may chance tayong kumita sa ginagawa nating memory, di ba? Tama. Para lang nilalaro natin, nag-i-enjoy lang tayo eh. Yung iba kasi na-estress na, gagawa ko na mga content ko, yung pagbayaran ako. Kasi gusto kong kumita. Yung nangyayari tuloy, di na alam ko anong ginagawa, gumagawa na sa mga bawal. Hindi na maganda kasi ang nasa isip nila kagad, yung kita, di ba? Yung kita at saka daming Diyos. Tingnan niyo ako mga bro, tingnan niyo. Ako gumawa ko ng YouTube channel ko, na-monetize ako. Anong ginawa ko? Ang ginawa ko lang, nilinibang ko lang yung sarili simple ko eh. Simple lang. Ginawa ko lang ng inspiration yung vlog ko na pagdating ng panahon, mayroon akong babalikan, mayroon akong i-review sa mga nangyari sa buhay ko. Kaya yan ang pinakamagandang naging output dito sa channel ko mga kapro. Kaya marami pa tayong pwedeng matutunan dito pagdating sa YouTube, sa Facebook, kung paano kumita. Sana gawin natin yung paraan na tama, hindi yung ano. Huwag niyo pong kalimutan ha, yung namasabi ko sa supporters natin, yung sa bago nating channel Kaagapay TV. Huwag niyo pong kalimutan, sana po subscribe niyo para makita niyo rin yung mga videos ko doon. Pero sa ngayon, wala pa akong mga video, pero pagdating ng Dadami rin yan, dadami. Paunti-unti lang. Kasi ganoon naman talaga pag nag-uumpisa man tayo lahat sa wala. Hindi tayo nag-uumpisa sa may wala lagi. Papunta tayo dun sa pa-viral ng pa-viral. Kung ngayon hindi pa tayo viral, darating dun yung viral. Sana pa tayo. Kaya maganda yung content natin. Eh. Depende kasi yan sa mga content na ginagawa natin. Kaya lang, para hindi tayo ma-stress. Tamang enjoy. Diyan, may mga tao kasi dyan, nagka-stress na kung ano-ano nang ginagawa. Tapos, naging restriction lang yung mga nangyayari sa channel nila. Yan ang iwasan mo, pero yung ma-restrict ka talaga sa mga content mo. Kasi pag na-restrict ka na talaga, sabihin natin monetize ka nga. Pagdating na-monetize ka na, na-detect ng platform na may ginawa kang hindi tama, Ernest-strict ka. Nawala lahat ng pinaghirapan mo. Yun na. Doon na ang kalbaryo ng buhay. Doon ka na magsisimula na ma-stress. Kaya mas maganda, enjoy lang. Enjoy. Tamang relax lang. Yan, kung maano ka, wala na. Hindi yung lahat ng mga videos mo doon. May wala na talaga yun. Kasi panibago na naman ulit. Panibago na naman talaga yan. Kaya mas maganda yung Ingatan mo talaga. Lahat ng maging aware ka talaga sa mga ginagawa mo. Uso ngayon yung mga may mga makikita ka talaga sa, lalo sa Facebook. Marami kang post dyan eh.
Oy, dito. Boosting, magpapapos sa'yo. Para, sir. Para si, oh, may mga promo pa dyan, dito. Para mano mo, ma-reach mo yung gusto mo. Para ma-reach mo yung gusto mo. Itong gawin mo. Marami yan sa'yo, sa Facebook, di ba? Maglabasan yan. Ngayon naman, ikaw naman, ano, mainganyo ka. Ay, pwede pala ito. Kasi madali lang. Madali lang pala makakuha itong followers. Madali lang pala dito makuha yung watch hour. Hindi pala madala. Madali lang. Yung pala, madali nga. Sa totoo naman talaga, may maroon mga ganyan, madali. Pero, di natin alam kung anong mangyayari sa pagdating ng na-monetize tayo. Kaya, nakuha pa natin yung gusto natin. Di natin alam. Pag review pa lang, doon na na-restrict na tayo. Problema ka na. Ako, habang nag-YouTube ako, hindi ko iniisip muna yung kitang iniisip ko yung enjoyment, yung ano, yung memory, nando na. Kasi hindi na natin kailangan pa magpasikat dahil wala tayo. Ang importante, makagawa tayo ng mga maraming videos, maraming memories. Ito ngayon tayo, kung sasabihin, kung sila magsabi, anong bandang alas 4 matay ngayon? Oh, diba? Yung mga bagong sibol, mga bagong ano? Hindi, kasi ito, pre, pag nandito na tayo, halimbawa nagagawa na tayo ng mga videos, panghabang buhay na yun eh. Oh, forever na, makita na sa... Hanggang sa kaapu-apuhin mo, makikita na yan. Hanggang nandyan ang YouTube, hanggang nandyan yung Facebook Reels na yan. Nandyan tayo. Once naglapag ka ng video, hanggang di mo dinidelete yan. Nandyan pa rin. Nandyan tayo, nandyan. Kasama na tayo sa mga susunod pang generation, kahit wala na tayo. Makita pa rin na. Kahit wala na tayo, makikita pa rin nila yan. Kaya mahalagang ngayon pala gumawa na tayo ng memories natin, di ba, pre? Abang hindi ako ulit. Diba? Gumawa tayo ng memories. Pero yung isipin mo kasi kagad yung kumita ka dahil ginagawa mo yan, medyo ma-stress ka talaga ng konti. Hindi lang konti siguro. Ang gagawin natin ito, gagawa tayo ng mga videos tapos... Yung mga inspiration, gusto mo maka-inspire ka ng mga tao, gumawa ka ng mga video na makaka-inspire ka sa mga tao, mga ginagawa mo. Kung gusto mong tumulong, pwede mo rin i-video yan. Pero depende naman yan sa'yo kung anong gusto mo, na alam mong ikasasaya mo, kumbaga, ma-enjoy mo eh. Ma-enjoy mo yung life. Ma-enjoy yung pagiging vlogger mo. Kaya ngayon, pre, approve. 100% vlogger ka na. May channel ka na eh. Monetize. Eh, darating rin yan. Monetize rin yan. Hanggat... Hanggat... Hindi mo wala ng pag-asa. Hanggat mayroong YouTube, may pag-asa tayo. Sa atin lang na mahingiin natin sa mga tao na sana po supportahan yung ating yung channel natin. So, kaya kung hindi pa kayo nagka-subscribe dyan sa YouTube channel namin, ikaw na nanonood, hindi ka pala nagka-subscribe dyan, subscribe mo na kami dyan. I-hit mo dyan ang notification bell para maging updated ka sa mga videos na ilalabas namin ni Kaagapay TV. Yan, mga kamro. Siguro, ito, habang wala naman tayong ginagawa, ito lang muna ang vlog natin. Tamang relax lang tayo dito, mga kabro. Abangan nyo yung mga adventure vlog namin, yung mga charity vlog namin, yung mga daily life. Nandun naman tayo. Pasokin na lahat natin yan para mayroon lang tayong magawang memory. May maiambag tayo sa... mga kabataan sa lipunan natin, kung anong pwedeng iambag natin, gawin na natin dito sa ating YouTube para channel. Para tula ka naman nila. Iyon, ang pinaganda best dyan. Kumbaga, hindi lang tayo gumagawa ng videos, gumagawa tayo ng video para pinintularan nila at maging inspirasyon doon nila. Diba? Ang saya, diba? Kaya sa mga kaibigan natin dyan, i-share nyo na yan videos natin para dumami rin yung mga supporters natin. Siguro hanggang dito lang muna ang vlog namin. Abangan nyo na lang yung mga susunod natin na activity sa Kaagapay TV at saka dito sa Pasawalan Kabros. Kaya see you next vlog, mga kabro.